Why, why, ni ha mga koy. Good morning, everyone. Today is another day. Welcome to Raed. Today is pangilang araw na natin, bro. Fifth day is fifth word. 5 days na. Woo! Tatlo araw pa. So ngayon ay panglimang araw na natin para sa ating 7 last word. 7 last word of Jesus Christ on the cross. Yan, panglimang araw na natin. So ngayon, for today, ang ating speaker ay si Brother David. Ikaw ba, bro, ang speaker natin? That's me, my brother. Yeah, that's right. Ang galing mong hula, di ba? Hula ako lang yun. Si Brother David ang ating speaker. Brother Edgar. Ah, Brother Edgar ba? Ah, Brother Raed? Yes. So, si Brother Ed pala, mali pala ako. So, yun. Kaya ngayon, sama-sama ulit natin. Pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita ngayong umaga. Samahan nyo kami uli. At busigin natin ang ating spiritual na pangatawa. So, ngayon lang, makamangyay. See you later. Bye-bye! Salamat, Panginoon, sa isuptulang biyaya ng sa kaligtasan, Panginoon, na pinagkalot mo, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pwede po, Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon, iligay mo kami, Panginoon, sa lugar ng ito, Panginoon. Pagpagpulay mo, layan, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. At gabi, Panginoon, ang presensya mo, Panginoon. Lalo na, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Matatanggap namin, Panginoon, ang pagpapahala, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat sa lahat po, Panginoon. Muli, Panginoon, nalalapit namin, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon. Manumang, Panginoon, ang pagkakasalan na gawa namin, Panginoon. Karumihan, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Lord, Panginoon, cleanse us, Panginoon, ang aming banal na loob, Panginoon. Isip mo, Panginoon, pagdating mo, Panginoon, karapat-dapat, Panginoon, sa puso't isipan na yung Panginoon. Patawarin mo, Panginoon. Panginoon, muli, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang pag-isipan na yung Panginoon. Upang mga salita, Panginoon, na ang pag-regulay na yung Panginoon. At may tanong, Panginoon, sa ang pinakamatabang puso, Panginoon, pinakamatabang papi, Panginoon, ang puso, Panginoon, may samang hay to, Panginoon. And to share it, Panginoon, sa hindi pa nakakarinig, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Lord, Panginoon, inaanyayan namin, Panginoon, yung pagsama mo, Panginoon, sa lugar nito, Panginoon. At we claim, Panginoon, the victory, Panginoon, of your service, Panginoon. Naaalis ka, Panginoon, sa lugar nito, Panginoon, na may galak sa aming puso, Panginoon, at may pagtuturo, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, Panginoon, sa iyo namin, Panginoon, binabalik, Panginoon, ang pinakamatas na mapuri pa sa salamat, Panginoon. Pagpalang umaga po sa bawat sa atin. Alam ko po na excited na pong bawat isa na makinig ng salita ng Diyos. So, sa umagang ito, ayun. Gulat kayo, no? Ako nakatayo dito. Hindi mo ako nakaschedule sana. Ang isang privilegio ng ating Panginoon na dalhin ako sa lugar ng ito. Nasa blessing na rin po sa ating Panginoon. Hindi po sana ako yung
na-schedule si Brother Michael sana kasi may health issue siya, kaya ako po yung inatasan ng ating Panginoon na mag-share po ng panglimang huling salita ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Amen. So, pangilan na nga ba tayo? Panglima. Panglima. So, alam ko, parang complete, sino na po nakakompleto hanggang lima? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. May tatlo pa hanggang resurrection. Amen. So, sa panglimang word na nga po, sabi nga po ng ating Panginoon sa John, sa John chapter 19 verse 28, sabi nga po niya dito, I thirst. Dalawang salita, dalawang word, pero napakarami ng ibig sabihin. So, bakit nga ba nabanggit ng ating Panginoon yung salita ngayon, I thirst? Kung babalikan po natin yung sakripisyo na nangyari sa kanya from nung inagupit siya, kinoronahan siya ng may matinik-tinik hanggang sa buhat-buhat niya po yung cross from City of Jerusalem hanggang sa Golgotha hanggang sa mapako po siya, ay napakarami pong dugo ang nawala sa kanya. Amen. Napakarami. Grabe yung nangyari kasi sa katawan kasi natin almost 60% to 70% ata yung na water eh, ang pan ng ating katawan. So, iisipin po natin yung nangyari kay sa ating Panginoong Jesus na hanggang doon sa nagsimula, hanggang sa makakuan siya, ma-crucified siya, napakaraming dugo po yung nawala po sa kanya. Parang ano to, yung na-drain po siya, na-dehydrate na po siya, kaya nasabi niya po yung I thirst. Bilang isang tao rin ng ating Panginoon, mararamdaman niya rin po yun. Di po ba? Kaya sabi nga po sa yun po yung amen. Bigla akong nawala. Sabi nga po sa kanyang salita nun, kaya po nangyari yung sinabi niya po yung salitang I thirst to fulfill din po yung from the sinabi po sa Psalm 69:21. Kung makibukas po tayo sa Psalm 69:21. Awit. Pang-anim na po siya. Versikulo 21. Pakibasa na lang po. Psalm 69 verse 21. They put gall in my food and gave me vinegar for my thirst. Yun na yun. Sa Tagalog po, nilagyan nila ng laso ng aking pagkain at nang ako ay mauhaw, binigyan nila ako ng suka. Ito po yung fulfillment po sa fulfillment po ng ating Panginoon na nangyari po sa John 19:20-29. Nilagyan, nung nakuha po ang ating Panginoon, parang binigyan po siya ng vinegar, parang inupuran siya ng kawal ng gwardiya doon ng isang wine. Ayan. So, yung titignan po natin is prophecy po yun. And babalikan natin sa Old Testament, parating nandun ang ating Panginoon, nandun yung anino ng ating Panginoong Jesus. Di po ba? Kaya, sa kailangan ma-fulfill po ito, New Testament. So, ano po nga ba yung pagtuturo ng ating Panginoon sa pagkakasabi po sa I thirst? Dito mayroon lang po akong may share na konti. Kasi, di ko po napaghandaan to. Kaya hindi pa ako naka-attend kagabi ng service. Kinawa ko po ito. Kasasabi lang kasi kahapon ito. Kaya ito lang po yung may share ko sa inyo. From bakit nasabi ng ating Panginoon yung I thirst.
So dito nga po, nabanggit ko kanina, Jesus speaking of his physical needs for water sa pinagdaanan niya. Siguro, sa pagkakasabi po nito, hindi lang po water ang kailangan ng ating Panginoon, kundi minsan kailangan, sa panahon po ngayon, kailangan po niya ng kasi kung ikaw na napon, napapodo, parang kailangan mo siya ng encouragement din po, no? Encouragement, kailangan niya ng pagdamay. Kung titignan kasi natin yung mga disciples niya doon, hindi sila, wala silang lahat doon, eh. Kung babalikan po natin yung scenario ngayon, ilan lang pong disciple niya ang nandun. Parang gusto niya parating na gusto niya ng damay, gusto niya ng ito yung sympathy, gusto niya ng encouragement din sa mga disciples niya. Ganyan din po sa atin, mga kapatid. Minsan nauhaw tayo. From what? Nauhaw tayo minsan ng successful. Nauhaw tayo sa... Minsan, hindi tayo, nauhaw tayo kung ano yung hindi natin nagawa. Parang gusto ko pang gawin to. Parang kulang pa yung natapos ko sa pag-aaral. Parang ganun po. We are thirst from we didn't fulfill. Amen. Minsan sinasabi natin sa mga kon, nauhaw ako, parang kulang ako. Wala pa akong asawa, eh. Parang kulang ako. Kulang pa yung buhay ko. Wala akong asawa, wala pa akong beloved. Parang nauhaw ako sa success yung narating ko ngayon. Parang gusto ko pang mas mataas yung marating ko. Gusto ko pang nandito ka na sa Taiwan, gusto mo pang mapunta sa Canada. Parang kulang pa yung blessing na natatanggap mo. Amen. So yung minsan na pag naikoko natin sa ating sarili, we are thirst sa mga hindi pa natin na fulfill. Sabi nga doon, kung titingnan natin sa paano natin ma-fulfill yung mga hindi pa na pagkauhaw natin sa ating buhay. Kung babalikan natin, sinabi doon sa Matthew 6:33, alam naman natin yan, Matthew 6:33. Seek him first. So, yan. Matthew 6. But seek first his kingdom, his righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen. So, napakalinaw po doon na sinabi ng ating Panginoon. If we are thirst, we need to seek him first para yung pagka-thirst po natin sa buhay ay mabigay ng ating Panginoon. Kung babalikan nga pa natin sa sinabi nga po doon sa John 4:13-14, sabi doon, everyone who drink of this water will be thirsty again, but those who drink of the water that I will give them will never be thirsty. The water that I will give will become in them a spring of water gushing up to eternal life. Ayan po. Kung pagsasamahin po kasi natin yung pagsunod sa ating Panginoon, at yun, magbibigay niya po yung water na pangangailangan natin. In eternal life pa yun. Amen. So, yun po yung number one points po natin. And then number two po, why Jesus said, I thirst. Number two is Jesus' willingness to surrender and submit himself to God's planned salvation, which include his suffering. Amen. So, I thirst, sabi ng ating Panginoon. Yung pagkakasabi kasi na yun, nagsasuffer ang ating Panginoon, di po ba? Nagsasuffer siya na. Pero yung suffering na yun, ang kapalit naman nun, ay salvation ng bawat isa. Parang gusto ng ating Panginoon, I thirst for, gusto ko pa mag-suffer ng ganitong pagkapalit ng
salvation ng bawat isa na nagkasala. Amen. Kasi yung suffering niya, ang suffering na yun ay kapalit ng ating kasalanan. Kabayaran ng ating kasalanan, yung suffering na yun. Kaya napakahalaga sa buhay natin yung suffering na ginawa ng ating Panginoon. Kung titignan kasi natin, yung kasalanan na ginawa natin ay binayaran ng ating Panginoon sa pamamagitan ng alam mo yung yung sinal sa kanya, yung may tinik-tinik. Sa pagsuot po ng corona ngayon, yung po ba natusok-tusok yung kanya, ulo niya. Nag-suffer siya doon, lumugo. Ibig sabihin po nun, kabayaran ng ating kasalanan sa ating pag-iisip. Yung kamay, yung pinako siya, kabayaran po ng kasalanan natin kung ano po yung ginawa ng kamay natin. Nung tinusok po siya dito, kabayaran po ng kasalanan natin kung ano yung mga mali natin sa puso kasi yun eh. Opo. Diba iisipin natin, heart is the decisive sa ating yung pinaka-decisive, ha? Ayan. Tapos yung paa po, yung pinako po yun tumugo. Yung sakit po nun, kabayaran po ng kasalanan natin kung saan po tayo napunta. At yung pagkasabi po ng I thirst, nandun po yung pagka natuyot po, tumugo po yung labi niya sa pagkatuyo po. Kabayaran po ng kasalanan natin kung ano po yung sinasabi natin. Kung ano po yung mga curses, kung ano po yung mga maling sinasabi natin. Kaya napakahalaga po yung suffering ng ating Panginoon sa buhay natin. Huwag po nating baliwalayin kasi ang ating Panginoon talaga, Panginoong Jesus, siya po yung naging sakripisyo para sa ating kasalanan. Kaya nga po sinabi niya, I thirst, kailangan ko mag-suffer kasi ay, para maligtas yung mga hindi pa naligtas, maligtas yung mga nagkasala. Kasi sabi nga po doon sa kanyang salita, kung titignan po natin, di po ba inupuran po siya ng wine. Alam niyo po ba yung wine na yun? Meron po siyang halong medicine ata yan, medicine na sinasabi nila. Kapag inunom mo daw yun, para magiging, parang amnesia siya. Amnesia? Anesthesia? Dino lang yun? Sinubukan ko lang kayo. Anesthesia, na nawawala po yung mga sakit na nararamdaman. Kung babalikan natin sa Matthew 27:34. There they offer Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. Ayun po, kasi alam po ng ating Panginoon, kaya po nirefuse niya, alam niya ng ating Panginoon, kung ininom niya po yun, is hindi niya po mararamdaman yung sakit. Pag hindi niya po kasi naramdaman yung sakit, it's useless po yung suffering. Hindi niya mararamdaman yung suffering. Hindi niya mararamdaman yung kabayaran ng ating kasalanan. Kung titingnan natin sa Salmo, nung si David, ayaw niya na mag-offer ng walang halaga sa kanya. Di po ba nung nagtayo siya ng kwan kasi ng templo, is gusto niyang bayaran yung pinagtayuan. Tapos sabi ng may-ari ng lupa, wag na niya nang bayaran. Pero si David gusto niyang bayaran to kasi ayaw niya mag-offer sa ating Panginoon ng walang halaga sa kanya. Gusto niya na may kirot din sa puso niya yung i-offer niya. Gusto yung may halaga din. Kung titingnan natin doon, hindi din
nag-set yung kanyang, hindi niya ininom yung wine para maramdaman niya yung suffering, yung sakit. Kasi yun yung kanya, yun yung dahilan kaya nandun siya sa cross eh. Alam niya yung dahilan eh, kung nandun siya sa cross para maghirap siya, para maranasan niya para makuha niya yung sakit, matanggap niya yung sakit ng mga kabayaran ng ating mga kasalanan. Yan po, hanggang sa titignan din natin sa Matthew 20:22 and John 18:11. Matthew 20. You don't know what you are asking. Jesus said to them, can you drink the cup I am going to drink? And John 18:11. Put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given to me? Amen. So, yun po yung drink na sinasabi niya dito, yung suffering ng ating Panginoon. Kaya napakalaga po talaga yung suffering ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Po. So ang ating Panginoon nauuhaw siya hindi lang po sa suffering, pero nauuhaw din siya sa ating pananampalataya, sa paglilingkod natin at pagmamahal natin sa kanya. Sa panahon kasing ito, minsan din na natin na ibibigay talaga yung pagkauhaw ng ating Panginoon sa buhay natin. Alam niyo po ba ang ating Panginoon, hindi siya namamalimos ng ating paglilingkod sa kanya. It's up to you kung paano mo suklian yung suffering na ginawa niya sa cross ng Calvary para maligtas ka lamang. Kasi nandun yung free will natin. Nandun, binigay ng ating Panginoon yung free will natin para mag-desisyon. Kaya yung uhaw ng ating Panginoon, kailangan din natin suklian. Suklian natin ng paglilingkod sa kanya, ng pagmamahal at pananampalataya natin sa kanya. Kailangan nating magtiwala sa kanya sa lahat ng ating sitwasyon. Kasi sa cross ng Kalbaryo, pinagtagumpay niya na tayo. Hindi mo na kailangan pagtagumpayin ang kung ano man yung kung ano man yung nararanasan mo. Kasi ang Diyos, kasi ang ating Panginoon, pinagtagumpay niya na. From John 16:33 nga po. Alam na po natin yun. He is napagtagumpayan niya ang mundong ito. Amen. So, hanggang doon lang po ako pala. Hanggang doon lang po yung may share ko sa inyo. Kung sino man po yung gustong magdagdag o may revelation sa inyo ng ating Panginoon, open po yung pulpit. God for the glory. Morning! Morning! Parang timing kayo ah. So, lalala ko lang yung ano yung sinabi ni bro kanina yung sa iTunes. Kaya nga sabi ko nga, kaya naramdaman ng ating Panginoon yun. Kasi connect pa rin natin yung support word kahapon, di ba? Kaya naramdaman ng ating Panginoon kasi nga yung time na nag-separate na yung God the Father tsaka yung Holy Spirit sa kanya. Kaya talagang naramdaman niya yung physical na kahirapan bilang isang tao. Kasi kung papansin ninyo, di ba, there's story pa rin sa Bible na nag-fasting ang ating Panginoon 40 days and 40 nights. Hindi ako nagkakamali. Titingnan nyo, nakapakatagal ng araw na yon. Pero never na uuwi ang ating Panginoon. Never na nagutom ang ating Panginoon. Pero kung titingnan nyo, that day, sa ating panglimang salita ng ating Panginoon, sinabi niya yung part na yung I-Pers, because dahil nga, hindi niya na kasama ang ating Diyos Ama at ang Holy Spirit. And siguro, isa sa mga na-impart yun sa akin sa part na to, na I-Pers, bilang mga Kristiyan at nagpapatuloy sa kanya, lagi natin ilagay sa sarili natin na huwag tayong makontento sa kung ano yung binibigay natin sa Panginoon ngayon. Amen? Hayaan natin na lagi tayong uhaw, lagi tayong gutom sa kanyang mga salita. Kasi kung iisipin natin sa sarili natin na, okay na ako, nakakapagsalita na ako sa harap eh. Hindi ko na kailangan mag-aral pa kasi nakapag-preach na ako eh.
Okay na ako kasi nakakanta na ako, nakakasayaw na ako, nakakatugtog na ako. Okay? Huwag natin ilagay yung sarili natin sa isang kahon para lang gamitin sa Panginoon, kundi mag-expand pa tayo, i-level up pa natin kung ano yung tayo natin ibigay sa Panginoon. Okay? Hayaan natin yung sarili natin na laging manabik dun sa presensya ng Panginoon. Gaya ng ginagawa ng Panginoon, gaya ng ginawa ng Panginoon sa atin, na talagang ibinigay niya lahat para sa atin. Same thing din naman sa atin, mga kapatid. Huwag natin hayaan na makontento tayo dun sa bagay na meron na tayo para sa ating Panginoon. Bagkos i-explore pa natin yung sarili natin. Kasi sometimes, nasasanay na tayo eh. So kung ano yung bagay na meron tayo, na ito na lang yung kaya ko ibigay, di ba? Tapos sasabihin natin, para sa Lord naman yan eh. At tinitignan naman ng Lord yung puso. Amen? Pero which is sometimes, nami-misinterpret natin yung bagay na, lagi natin sinasabi yung part na yon, na hanggang sa dumarating sa point, hindi na tayo nag-improve. Hindi na natin naibibigay yung dapat pa nating ibigay. Amen? Yan, naalala ko dati si ano, si bago umalis si Jerman Pernal. Naalala ko talaga siya. Sobrang saya ko talaga nung nakita ko siya nag-tamburin. Tamburin ba yun? Yung ano? Grabe, no? Kaya talaga... Ay, parang audio asawa niya, no? Shout out, Jerman Pernal. Baka nagtatamburin ka na rin. Nakaka-bless kasi yung mga bagay na yun na hindi mo akalain na meron pa palang ibibigay, meron pa palang kayang ibigay ang isang tao sa Panginoon. Amen. Ayun yung sinasabi natin, na huwag nating hayaan na mabusog na tayo sa ano yung naibibigay natin sa Panginoon. Lagi nating lagay sa isip natin na uhaw ka pa palagi. Gutom na gutom ka palagi sa salita na ating Panginoon. Kasi dun sa ganung paraan, mas mag-iisip tayo eh. Diba? Kung ano yung pwede nating ibigay. Para sa pagkain lang yan, kung sanay ka na lagi ng itlog ang kakainin mo, hindi ka na maghaharap ng iba, okay na sa itlog. Amen? Pero kung magtatry ka ng iba kasi nasasawa ka na sa itlog, anong gagawin mo? Di ba mag-explore ka? Pupunta ka sa ibang pagkain, pupunta ka sa ibang kainan para makatingin na ibang pagkain. Pero kung sa tingin mo, sanay ka na sa itlog araw-araw, di ba mag-itlog ka araw-araw? Di ba? So ganun din sa atin mga kapatid. Lagi nating paramdam sa Panginoon yung pananabik natin ng paglilingkod sa Kanya. Kasi hindi naman ang gusto niya makita sa atin. Yung masaya tayong naglilingkod sa Kanya, yung alam niyang hindi na lang tayo bumababa dahil may trabaho tayo or may ministry tayo. Pagkos bumababa tayo kasi gusto natin iparamdam sa Panginoon na sabik tayo lagi na makapiling siya. Hindi lang ang bawat isa. Kasi yung bawat isa na nakakasama natin ang bawat isa, nakaka-fellowship natin ang bawat isa, bonus na lang yun mga kapatid. Ang pinaka-main purpose natin kung bakit tayo bumababa kasi gusto natin makapiling ng Panginoon sa pamamagitan ng mga ganitong gawain, mga kapatid. Amen? So, yun lamang. Ayun, to God be all the glory, mga kapatid. Fifth word po natin is a word of containment po. Nakikita po natin na si Jesus po talaga is nagkatawang tao siya at bilang tao, nauhaw siya. At alam naman po natin na kung nauhaw ka, ibig sabihin, hinihingi ka, alam mong may magbibigay sa'yo. Amen po. Kaya nais ng Lord sa buhay natin na kung ano yung pangangailangan natin is idulog natin sa ating Panginoon. And ibig sabihin din po nito ng I-Church is the fulfillment po ng mga promises ng Lord sa buhay natin. Paano po natin makakamit yung fulfillment ng nais ng Lord sa buhay natin, yung mga promises ng Lord sa buhay natin, kung wala po tayong determination towards po dun sa mga mission natin, towards po dun sa mga prayer natin. Kaya nga, nung nag-start yung morning devotion po, nag-ano ko sa sarili ko, nang magkaroon ako ng determination na matapos ko to hanggang 8 days. Kahit na alam ko mahirap po sa akin kasi before hindi talaga ako gumigising ng maaga, nagkaroon ako ng determination na buuin ito ng 8 days and now makatapos ako hanggang 8 days kasi mula nung nag-start yung morning devotion ng ganitong gawain, hindi po ako naka-attend ng kompleto noon. Kaya ngayon nagkaroon ako ng determination na buo ito ng 8 days. Determination para dun sa prayer ko. And yun yung nais ng Lord sa buhay natin na huwag mawala yung determination natin towards dun sa fulfillment ng
nais ng Lord sa buhay natin, yung mga promises niya. As if, kung wala tayong pagkilos din, hindi rin natin makakamit yung nais ng Lord sa buhay natin. Kaya nais din ng Lord sa buhay natin na huwag mawawala yung determination natin, saka yung love natin sa Kanya, at yung trust, yung faith natin sa Kanya, na kapag lumapit ka sa Kanya, ipagkakaloob niya yung kung ano yung, dahil kung hindi mo naman kasi sasabihin, di ba pag nauhaw ka, sasabihin mo na oo, kami magbibigay sa'yo. Paano ka bibigyan kung hindi mo sinasabi? Yun po yung nais din ng Lord sa buhay natin, na magtiwala din tayo sa ating Panginoon. Yun lang po yung tagad ko. Kung ano niya ako pang bawat isa, nakatumayo ko. My thirst. Ayun, halala, sabi nga sa kanyang salita, my thirst. Ang Diyos na uuhaw sa presensya natin. Ang Diyos tapat sa buhay natin. Ngayon, tanong ko po yung challenge ko po sa inyo mong mga kapatid. Paano po tayo maging tapat sa ating Panginoon? Paano natin suplihan ang katapatan niya sa buhay natin? Ikaw ba yung magiging tapat din sa kanya? Or partially tapat lamang? Kaya namang bahalang sumagot po yun. Let us close this. Lord Panginoon, salamat, salamat, Lord Panginoon. Ang binaba mo, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon, yung pagtuturo mo, Panginoon, sa umaga nito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa word, sa pagtuturo, Panginoon. Sa pagsama mo sa amin, Panginoon, salamat, salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, nao, Panginoon, yung mga pagtuturo ito, Panginoon, na binaba mo, Panginoon, na may samuhay na yung Panginoon, sa buhay na yung Panginoon. At makita ka, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, salamat po, Panginoon, at sinamahan mo kayo, Panginoon. Lord, ikaw na pong bahala, Panginoon, sa aking pag-iwahiwalay, Panginoon, sa lugar nito, Panginoon. Ikaw na pong bahala, Panginoon, sumama sa aming, Panginoon, at mag-ingat, Panginoon, sa aming pagtatrabaho, Panginoon. At ikaw na pong bahala, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng wisdom kung ano man ito. Ano man, Panginoon, dapat namin gawin, Panginoon. At gamitin mo, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon, upang paglingkuran sa Panginoon. At Lord, nandun, Panginoon, hihingi pa, Panginoon, yung pagkauhaw namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Mag-overflow, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, yung presence mo, Panginoon. Salamat, salamat po, Panginoon. At Lord, ikaw na pong bahala, Panginoon. Nagmagbalik, Panginoon, ng kalakasan sa bawat kapatid ko ito, Panginoon, narito ito, Panginoon. Salamat, salamat po, Panginoon. Lord, Panginoon, sa iyo po, na yung Panginoon, binabalik ang pinakamataas na kapuri pa sa salamat. In Jesus' name, Amen.